I remember before, kapag ka Sunday, napaka-special ng ulam namin. Kasi nagre-reklamo yung nanay ko, sasabihin niya, nako, ang trabaho gawin yan. 3 hours ang preparation. Pero hindi siya makatanggi sa request namin na kare-kare. So, lutuin natin yan today. Actually, hindi naman talaga sasabihin mong magpapakandakuba ka sa pagluluto nito. Medyo matagal-tagal lang yung process kasi kailangan mong palambutin yung mga karne. So, yan ang unahin natin. Well, ang uunahin ko pala, teka, nalilito na ako. Ang dami talagang process nito. So, yung atsuete ko muna, bubuhusan ko ng hot water to infuse the color and the flavor. So, atsuete. Buhusan natin ng mainit na tubig. Oh, yan. And then you just leave it there. So, ang karneng ginagamit ko dito, meron akong buntot, meron akong beef cubes or beef brisket. You can also use shank. And of course, ang favorite namin is the tripe or tuwalya. Pwede ka din maglagay ng pata, pwede ka din maglagay ng kung anong type mong ilagay dyan. And then of course, para sa mga friendship kung hindi ko makain ng karne, mamaya gagawin natin yung sauce. Pwedeng-pwede mo tong gawing seafood kare-kare, pwede ngang vegetarian kare-kare, you just use tofu. So unahin natin yung pagpapalambot. Meron ako ditong dalawang pressure cooker kasi normally, mas mabilis lumambot itong beef cubes. So, lalagay ko itong beef cubes dito sa mas maliit na pressure cooker. And then, the tuwalya and the buntot dito sa mas malaki. Ay, nahulog na ang tuwalya. So, kinat ko lang yung tuwalya into strips like this para mas mabilis siyang lumambot. And I'm also putting the buntot. Okay, and then, lalagyan ko lang ng quartered onions. Lagyan mo dyan. Lagyan mo dito. And lalagyan ko din ng ginger. The ginger is to remove the excess lansa from the tuwalya. Of course, ha, kailangan i-triple wash mo yung tuwalya mo. For the beef, I normally don't wash the beef. Especially kung nakuha ko siya sa trusted supplier. Pero kung, syempre, nakita mo medyo nilalangaw sa palengke, hugasan mo. Lagyan ko din ng ginger yung beef. And let's also put minced garlic or pounded garlic. Actually, mas masarap to kung yung skin on. Kaso naubusan na kami ng skin on. So yan na lang muna. And then lagyan ko na din ng black pepper. You can use whole black pepper. Ito ang nadukot ko dito. Okay na yan. And then, lagyan natin ng konting patis. Because it's important na simula pa lang, malasa na yung niluluto mo. Patis. Laurel. Water. Meron pa ako ditong hot water. Buhos ko na din. Just enough to cover the meat. Okay, may mga pinakulo ang tubig dito. Ibuhos natin yung mga yan. And more water. Of course, kung ayaw mo gumamit ng pressure cooker, pwede namang huwag kang mag-pressure cooker. Pwede mo siyang slow cook. Ayan, just enough to cover the meat, as you can see, ha? Hindi kailangan sobrang daming liquid. Okay, and then lalagyan ko ng atsuete. Just to give it that nice reddish color. Isn't it bonggaseous? And then, palambutin natin yan. Pressure cooker mo. High flame muna pagka nag-start ng ganon. Hinaan mo and then you start the timer. Normally, mga 1 hour. Kung gusto mo naman ng super tender, dagdagan mo pa ng mga 20 minutes. Teka nga, medyo high-tech kasi itong
pressure cooker na to. Ayan. So, hintayin natin mag... And then, timeran natin. Okay! Ayan! My gosh! After mga isa't kalahating oras ng pagpapalambot, hinango ko na ang ating tuwalya, buntot, at baka. Yung baka po, yung beef cubes, inabot na mga 1 hour. The tuwalya and the buntot, around 1.5 hours in the pressure cooker. At syempre, wag mong itatapon yung sabaw. Ito na yung ating broth. Ayan. Okay, tinabi ko. Pag may sumobra, pwede mong i-freezer yan. So, dito ko muna siya sa isang tabi. Isang tabi mo muna yan. Ang gawin muna natin ngayon, I'm going to steam the vegetables. So, meron ako ditong eggplants. Sisteam mo lang. Ihuhuli ko na nga yung ano. Huli na lang yung pechay kasi mabilis maluto yan. Binuhos ko na ha kasi tubig din naman ang nasa ilalim niyang steamer. Well, pwede mo din namang isama na dun sa sauce. Nasa sayo yan. Ito lang is para, for example, itatabi mo yung kare-kare mo, ihiwalay mo yung gulay para hindi basta-basta mapanis. Diba? And hindi din nalalabog yung gulay mo. So, steam natin yan. Ihuli natin yung pechay maya-maya. And now, gawin natin yung pinaka-sauce. So, first, I'm going to make the paste. Meron ako ditong butter. Onions. Bawang. Dear, pengi pang ang butter. Ayun yung butter. Dadagdagan ko pa yung butter. Ayan, itong butter ko doon ang galing kasi nilalagay ko po yung butter sa wine fridge para hindi siya masyadong naninigas. O, nakita mo, di ba? Spreadable consistency. Okay, and then lalagyan ko din ng atsuete oil. This is just oil na may atsuete. Hinit lang natin ng konti. And then, mapapansin mo dito, pwede ka namang gumamit ng peanuts lang, kasuy lang, pistachio lang, almonds lang. But today, pagsasamahin ko yung pistachios and kasuy. Diba? Kung anong nuts yung gusto mo, pwede din naman peanut butter ang gamitin mo. Paste muna yung gagawin natin. Lagay mo na din yung bagoong mo or ginisang alamang. Okay? And then, lalagay ko na yung kasuy and yung pistachios. I-toast mo muna yan dyan. Dagdagan ko pa ng atsuete oil. Okay, what I would do is, ito-toast ko siya, hihinaan ko yung apoy for around 5 minutes para lumabas yung flavors nung ating nilagay na mga mani. Again, hindi mo kailangan gumamit ng pistachios, ng kasuy, pwedeng peanuts, kung gusto mo macadamia nuts, kung anong choice ang gusto mo. Okay, hindi kailangan mamahalin. Depende lang po sa iyong choice. Kung saan ka masaya na mani, yun ang gamitin mo. And then, lagyan mo din ng konting rice flour yan. Konti lang. Mga 2 tablespoons. Kung gusto mo namang galapong, edi maggalapong ka. Magiling ka ng sarili mong bigas, pwede din. And ngayon, i-blender naman natin. So, eto yung broth ko. Salin mo yung ginisagisa mo sa blender. This step is very important ha, kasi ang nuts po, lumalabas talaga yung kanilang optimum flavor kapag tinoast mo. Okay? Iba yung pagka-tinoast mo ng dry with the fat,
iba din naman yung pagniluto mo siya with the liquid. So it's better na i-toast mo with the fat. Talagang lalabas yung kanyang flavor. Sarap. Now, para ma-i-blender ko to, lalagyan ko ng stock. Ito yung ating pinagpakuluan ng beef and nung tripe. This is liquid gold, so don't throw it away. Then into the blender. Okay. Slipin natin. Ay. Let's check the consistency. Oh. Isn't it bongga? Makikita mo yung chunks ng... Makikita mo pa din na talaga may buo-buong mani. Ay! Sarap! I'm so proud of myself moment na naman to. Hindi pa tapos yan, ha? Diyan lang kayo. Hindi pa din tapos ang hugasin natin. Dami hugasin itong recipe na to. But trust me, hindi ka magsisisi. Sa pangkasirola, more atsuete oil. Apuyan mo, and then, dito. Okay, we will adjust the thickness. Kasi pag kumulo yan, yung rice flour, magte-take effect yon. Huwag nating sayangin to, alugan natin. Ayan na, kumukulo-kulo na. Okay, ayan. You can adjust the thickness. If you find it too thick, simply add more broth. If you find it too thin, you can add the rice flour. Okay, yung aking gulay, tinatawag na ako. Lalagay ko na yung pechay dito sa isang gilid. Actually, pwede ka din maglagay ng puso ng saging. If you want... Okay, so pag kumulo yan, dyan mo makikita yung thickness. Kasi ang starch, yung rice, tsaka lang siya mag-a-activate yung rice flour kapag kumukulo na. So me, I find it a little bit thick. So dadagdagan ko lang siya ng broth. And then, titikman ko na yan. I'll do the final timpla. Sarap. Patis. Pag natikman mo to, hindi ka nagagamit ng peanut butter sa kare-kare mo, trust me. Just a bit of sugar. Konting-konting sugar lang. Hindi naman natin gustong matamis yung kare-kare natin. This is just to balance. Some salt. A bit of black pepper. Okay, pinatay ko na yung apoy ng gulay para hindi ma-overcook. And then ito, mukhang tama na yung... Tama na ang timpla niya sa akin. To assemble it, pwedeng buhusan mo na lang to. Pero ako, ang ginagawa ko po, maglalagay ako nito dito. So I start with the tuwalya. The buntot. And if may sosobra nito at nung sabaw ko, i-freezer ko 'yon. Ay. Pwede ka maglagay ng broth if you find it too thick. Lagyan mo din ng beef. Yung iba instead of beef, pata nilalagay. Okay, ang inhet! And, galit na po sa akin yung maghuhugas. Itong kare-kare to, napakaraming hugasin. Hindi pala kasha dito sa nilutoan ko. Diyos ko, nagpapasosyal pa kasi ko. Kailangan eh, salad master. Talyase, katapat niyan. Lipat natin dyan. Sorry naman po.
Kasi 'di ba yung mga ganitong klaseng recipe, nagluto ka ng kare-kare, kalyos. Alam mo 'yon, yung bang tapos i-freezer mo na lang kasi 'di ba, ang hirap-hirap pong lutuin ito, matrabaho. Sa akin lang naman po 'yon, ha. 'Di ba baka ma-inspire ka magtanggap ng order. Lagay mo sa mga tabs. Ay nako, ang sakit sa kilikili. Oh, 'di ba? Pwede naman palang tinalyasi ko tapos binuhos ko na lang lahat. Tanggalin mo yung laurel, ha. Mm. Ayan, just imagine the face ng tagahugas pag iaabot ko to. Oh, ayan. 'Di ba? Mas magaan sa buhay yung ganitong sistema. So you just want to simmer this for around 5 to 10 minutes, medium to low flame, para lang magsama-sama yung flavors. And of course, you can do any final seasoning. Tanggalin mo yung mga laurel na yan. And ibubuhos ko na lahat tong atsuete oil ko. Kasi gusto ko madaming atsuete oil. Yun talagang lumulutang yung mantika sa gilid. Alam ko may magko-comment, that's not healthy. Too much oil. I get you. I love you. But I like it with atsuete. Yung sa'yo pwede mong bawasan. I still love you. Ayan. Dinagdagan ko pa niyan. O, di ba ganyan yung gusto ko eh. Yung lumulutang yung oil. And then, I'll do the final taste. Okay. So, eto na yung ating pang fiesta na kare-kare. Look at this. So, I would recommend, kung ititinda mo to, ihiwalay mo yung gulay. Hiwalay mo yung gulay. Or, ang pwede mong gawin, nasa bukod na tab yung gulay, eto naman, nasa isang tab, para ito, mai-freezer mo. Okay? Para i-freezer mo siya. So, ako, ang gagawin ko, maglalagay na ako ng gulay dun sa gilid. Pinatay ko na yung apoy. Eto yung in-steam natin na vegetables, na sorry po, aaminin ko, medyo na overcook. Ay, kasi pagka may video, Diyos ko, talagang tao lang po. Na-overcook ko yung gulay. O, diba? So, you won't feel bad pag na-overcook mo yung gulay. Pwede mo sabihin, ay, siya nga, chef, in-overcook yung gulay. That's okay. Life is short. Overcook that gulay. Kasi, dito sa amin, halo-halo na talaga yung kare-kare. As in lahat, sama-sama na. Pinaghahalo-halo na. O hindi na tinatabi yung gulay. Mas festive kasi siyang anuhin and pang-ulam talaga. Pero pag sa restaurant, oh, maganda yung may pasabog kang konti. Okay, nagtabi lang ako dito ng konti para doon sa ayaw ng nakahalo yung gulay. And nagpapakuha lang ako ng konting crushed pistachios pang garnish to let them know that there is pistachios in our kare-kare. You can also put some cashew to garnish it. Lagyan mo ng konting crushed pistachios. Kailangan may patunayan, no? Baka kasi mamaya sabihin, wala naman talagang crushed pistachios tsaka kasoy. O, di ayan, di ba? Ganun tayo eh. May patutunayan tayo sa buhay. Charot. There you have it. This is my bonggang-bonggang kare-kare. Super special with a lot of hugasan waiting for you. Now, let's try it. Ay, mga dear, halika, patitigmin ko kayo ng kare-kare. Nagluto ako ng kare-kare. Ay, pistachio, ginamit ko dyan. Sina, halika dito. Busy Wednesday, not enough. Busy kami eh. Kaya nga, kaya pakakainin ko kayo, oh. Diba? Pangkanin ba yan? Oo, may pistachio yan. Tsaka cashew. Imported from? Italy! Ah, Italy talaga. Alam ko, Italy yung pistachio ko. Nainit na lang ako. Diyos ko, pagod na pagod ako. Kanin, gusto mo? Unti lang. Ikaw, magra-rice ka? Mm. Ikaw? Very small lang. Oh! Mm. Alam mo, mahina ako kumain. O, dali. Tikman nyo. Ako kasi gusto ko lang beef. And tuwalya. Ako ayaw ng tuwalya. Anong gusto mo? Ano lang, gulay. Ha? Hindi, tuwalya ka. Ayaw ko
Nako, pinaghirapan ko yan. Pinaghirapan ko yan. Beef or beef? Beef ka, yan beef. Walang buntot yan. Eto, puro beef ka. May anong tawagan. Sige, I'll try for you. Ikaw, bahala ka na kumuha na siya. Kung gusto mo, eto, meron tayo ditong alamang. Tikman nyo, ano masasabi nyo? So, titikman natin ang sauce muna. Pangkanin yan eh. Mmm. Super malasa. Pistachio talaga to? Yeah. Ba't hindi peanut butter? Because you know me. Gusto ko lahat is from scratch. You want to spice things up? Pag nagkakare-kare ba kayo, anong nilalagay nyo? Yung mani, dinidik-dik. Ah, pwede din naman yon. Ayan, is pwede din naman peanuts, pero ako binlender. Mmm. And yung beef, super tender yan. Yeah. Ano, nasarapan ka ba? May comment siya. Ha? Diba? Parang hindi ka naman nasasarapan. But parang namlamlastic ka. Parang, masarap. Pakaalisin ka na namin. So anong comment mo? Would you eat this every day? Not naman every day. My God. Alam mo namang ano, we're trying to stay fit. Healthy. Dito pang everyday, mga ano to. Mga pang once a month. What's up? So ano, nalalasahan mo naman ng pistachios, dear? Yeah, lasang-lasa. Mm? Yeah. Kung hindi ko nilagyan yan ng atsuete, greenish yan because of the pistachio. Mm. Ikaw, nalalasahan mo yung cashew? Para masarap. Oo. Ano ba? Sa maraming sauce. So, invite nyo sila na lutuin din nila yung special kare-kare ko. Huwag ka muna susubo, invite mo muna sila. Eh, gutom na ako, di ba ka nagla-lunch eh. Eh, kasalan ko ba kung hindi ka nagla-lunch? Alas 4 na, ba't hindi ka kumain sa bahay nyo? Naka-intermittent. Invite nyo sila na lutuin nila yung kare-kare. So, ano pang hinihintay nyo? Magluto na kayo ng kare-kare. Oh, ikaw, invite mo sila. Wow! Tumukan nyo ho! And cashew. May nilagay pa ako isang nuts dyan. Pag nahulaan nyo kung ano yung nilagay ko yung isang nuts na yon, bibigyan ko kayo ng tig-isang iPhone. Wow nga. Ikaw, anong hula mo? Hinala. Lasahan nyo muna yung nuts na nilagay ko. Tatlo yan eh. Cashew, pistachio, may isa pa. Mahirap. Ikaw, ano hula mo? Pero may nalalasahan pa kayo, isa, di ba? Bukod dun sa... Wala ka lang ata ibang nilagay. Meron, kasi wala kayo kanina eh. Ikaw, may nalalasahan ka pa, di ba? Hinahanap mo eh. Hindi, ano? 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 Not yun. Mm-mm. Coconut! Hindi. Hindi. Not nga mani eh. Okay, gusto niya sirit na, hindi niyo kasi mahulaan. Ay, hindi kasi nasala yun sa broth. Hindi, may luya kasi yung broth. O, hulaan niyo na. Dali na, humahaba na masyado yung video. Ang tagal naman mahula. Ikaw, anong hula? Wow. Okay. You're nuts. I'm going to see you all soon. Dalawa lang ang nuts, hindi tatlo. Ang bilis nyo naman mapaniwalang dalawa, babu.